Hello, what's up mga ka-farmers? Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon mga ka-farmers, papunta na tayo sa company na pinagtrabuhan natin. At ngayon mga ka-farmers, mag-vlog tayo tungkol sa pagtatanim ng Chinese cabbage. At kasama ko ngayon si Cabbage King Maro. Si Cabbage King Maro. Yo, what's up mga ka-farmer? Yan. At ngayon, kasi almost 2 weeks tayo hindi nakapagtanim nang dahil sa malakas na ulan. Kaya nga ngayon tayo babalik sa pagtatanim ng Chinese cabbage, or tatawagin dito sa Japan, haksai. At bago tayo pumunta sa company, sa farm, punta muna tayo sa 7-Eleven. Mamahalin kita ng 24/7. Yan. I'm going to go to the house. Og lipubitan. Dua kali pubitan og cup noodles ko man. Ikaw na paibala semua. Yan. Yan. 7-Eleven. Jara ka balik na si Ka Farmers kay si Kamaru. Ito si Kamaru. Yan. Ah, let's go. Let's go. Ay, grabe siya, no? Karon magtanom na gid mi og Chinese cabbage. Magtatanim na kami ng Chinese cabbage ngayon. At siguro nasa mga 80 plate. More than 7,000 na piraso ang itatanim namin. At ngayon medyo makulimlim dito sa Japan ngayon. Palamig na. Yun. At ngayon, bilis-bilisan lang natin kasi medyo ano na tayo sa oras. 10 minutes lang. Jap, abangan niyo ang pagtatanim namin mga ka-farmers. Mga ka-farmers, ito yung Chinese cabbage natin. Ito. At ipakita ko sa inyo. Ito po yan. Yung Chinese cabbage or haksai.
at mga kalodi. Ito yung area na tatamnan natin ng Chinese cabbage. At makasal ito ang 12,000 na piraso dito, mga ka-farmers. At ngayon, ibaba ko na dito. At kung makita nyo, ito yung ano natin. Ito yung punla natin. Yan. At ngayon, mga ka-farmers, dadalhin natin itong ano, yung machine, yung tagapagtanim. Tapos nandyan si ano, si Cabbage King Mar, nang kumakain pa ng pangagahan. Anong kinakain mo, pre? American dugo. Hot dog. Ito yung buhay farmer dito sa Japan. Alis na tayo. Hello, what's up mga farmers? Magandang umaga sa ating lahat. Ako pala si Alpe Villanueva, isang magsasaka dito sa Japan. At ngayon mga farmers, i-share ko sa inyo, magtatanim tayo ngayon ng haksai or Chinese cabbage. Ang tawag dito sa Japan ay haksai. Tapos ngayon, ito yung punla namin. Ito yung Chinese cabbage mga farmers. At isang buwan na to simula sa pagpunla namin nito, tapos tamang-tama isang buwan to i-transplant na namin ngayon. At dalawang buwan lang to mga ka-farmers, pwede na to sa harvestin. 60 days lang to na ano, na variety. Ang variety na to CR Okiniri ang variety na to. Tapos ngayon, ipakita ko na sa inyo ngayon, magtanim na tayo ng Chinese cabbage or haksai. At bago tayo magtanim mga farmers, i-share ko pala sa inyo. Kasi may iba yung pamamaraan nito. Dapat dito, sukatin natin ang ano. Yung distance niya is 30. Ito na pulgada, no? Ito yan, 30. Kasi marami tong mga pamamaraan. Kasi pag ano yan 40, medyo malalaki yan ang Chinese cabbage natin. Pag nasa 25 inches yung distance natin ito, medyo maliliit.
Kasi ang target natin dito ay makakuha tayo ng 1.5 kilo. Isa't kalahating kilo ang target natin dito. Kasi yung kilo na ito ang pinakamahal. Kasi pag over mga 2 kilo or 2.5 kilos, medyo mura na siya mga farmers at saka sobrang laki. At kung maliit naman, medyo mura naman siya. Mura na din. Ang target natin ito ay 1 kilo at kalahati. 30 pulgada. Yan. Yan. Yan nga mga ka-farmers, ipakita ko na sa inyo. Ito yung tinatamna natin kanina. At ang kaibahan lang dito sa Japan, sa mga farmer tulad namin, yung itong Chinese cabbage to, nakakontrata na to. Ang tawag nito ay Kiyaku. Bago kami magtanim dito, nakakontrata na yun sa market bago kami magtanim. Yun lang ang kaibahan. At ang pinaka-worst lang dun sa amin na hindi namin ma-produce yung gulay na kinakontrata namin, yun ang kinakabahan namin. Pero sa mga ganyan, alam naman namin na kung ano yung mga sakit sa isang gulay, ang amin lang, alagaan lang namin ng maayos para makaproduce kami sa kontrata namin na pinapangako namin sa mga market. Break time tayo mga ka-farmers. Magluto tayo ngayon ng noodles. Kasi maaga tayo nagsimulan trabaho. So hindi pa tayo nakapangagahan ngayon. Magluto tayo ngayon. Mga farmers, ito yung kawali natin. Ito yung gasol natin. Diyan mga farmers, mag-ano na tayo ito. Kasi magluto na tayo. Iyon natin tong mini gasol natin. At saka nagprepare tayo ng tubig. Yan, tubig.
Baka masunog. Tapos mga farmers, ang ulam natin ngayon, ito. Hindi to Korea. Ito is Japan. Japan made. Uma. Uma ka. Kara. Kara yun eh. Kara. Ito, ramen. Medyo mahanghang to siya. Hindi naman masyado kahanghangan. Kunti lang. At ito yung ulam natin. Ulamin natin. At may tomato chili tayo. Chili tomato. Ito ay masarap. Tapos may tinapay tayo. Habang nagantay tayo sa ano, sa nagpakulo tayo ng tubig. Yes, mga ka-farmers, ito yung field natin. Ito yung tinatamnan natin kanina. Yan. Yan. Yan na may palayan dyan. Meron din sa amin dyan. At mga ka-farmers, pagkatapos ng pagtanim nito, tapos ang gagawin lang natin, maglinis-linisan yung kapaligiran. Tapos magantay lang tayo ng ano, 2 buwan. Pwede na tayo mag-harvest nyan. Tapos tungkol sa pag-apply ng medisina, 2 beses lang tayo mag-apply ng medisina yan, mga ka-farmers. Sa kalagitnaan ng mga 1 buwan at kalahati, at saka bago, 10 days before, saka doon ay ang final na pag-apply ng medisina para walang mga uod, mga insekto. At protektahan din natin yung katawan ng mga tao, yung kumakain. At ganito kami dito sa Japan, mga farmers. Habang nagtatanim kami, inarala namin yung mga medisina. Lahat-lahat. At mga farmers, magantay lang tayo sa ating pagpakulo ng tubig. At ngayon mga farmers, binuhos natin yung ramen natin. Yan. Tapos bago niyan, maglinis tayo ng pinggan. Iba yung pinggan namin dito. Pwede kayong pinggan dito. Ganito kami mga farmer dito sa Japan. Kahit nasa Pilipinas man tayo, ganito, okay to. May yung mga cowboy nice style natin mga ka-farmers. Yan. Yan ang mga magaganda. Ito yung mga palupitan na na gawain. Yan. Kaso lang, ulan tayong tubig ito ngayon. Wala, sayang. Luto na to. Tapos ang idea ng mga ka-farmers, ganito lang yan. Dito na ko lang apros apos yan. Ano na papala to? Okay. Kain tayo. May tinapay na dito. May ganito din tayo. Ligo. Sana parang malamig na. Tapos tinapay. Yan, tinapay. Diyan, kain na tayo. Diyan, mga ka-farmers, kain. Diyan, mga ka-farmers. Diyan, mga ka-farmers. Tapos na po ang ating pagtatanim ngayon ng Chinese cabbage or haksay. At ito na po. At sa ngayon, mag-antay lang tayo ng 2 buwan. Mag-harvest naman tayo. At maraming salamat sa pagsubaybay sa aking YouTube vlog Agri Pinoy Farm Japan. At abangan nyo ang next vlog natin mga ka-farmers.
At sa ngayon, hindi pa tapos. At ipakilala ko muna ang ating kasama na si Cabbage King Maro. Hello mga ka-farmers! So yun, natapos na nating itanim yung hakusay. Hintayin na lang natin yung pag-harvest na naman ito. Mag-vlog na naman tayo. Abangan nyo lang. Okay, salamat sa suporta sa YouTube ni Sir Alpe. Yun, subscribe nyo lang. Okay.